Laura, I saw you in Elise, you were very good. It was a short role, pero magaling ka. So ano naman ang role dito ni Laura Dre, and how is she? Tell your role. Sige po. So yung role ko dito po is Trisha. Si Trisha po ay yung best friend ni Gary or Lovi. And very typical na best friend siguro, very defensive. So kung ayaw niya yung lalaki, sinasabi niya talaga. Kung gusto niya yung lalaki, sinasabi niya talaga. So I think it's important kasi minsan sa relasyon, hindi lang yung problema minsan hindi lang sa two people. Nakikialam kasi yung mga kaibigan, yung mga pamilya. So I think that's what Trisha served in this movie. Yes. You're the voice of reason. Yeah. Yes. You know. Oh, how is she? Ano ko eh? Pageant fanatic ako eh. Ay! So siyempre, di ba? Artista ko si Laura. Gustong-gusto ko siya, hindi ko pa siya nakakatrabaho, hindi ko siya kilala. I wanted her to win the night that she entered that Miss World Philippines. So I was happy to be working with her. So nag-uusap kami ni Manny. Sabi ko, Manny, kumusta si Laura, bagong artista? Sabi niya, okay, Direk, basta tutukan mo lang. So handang-handa akong tumutok. Eh yung unang eksena, she was doing it right. So ayoko makialam, baka ma-conscious. Yung susunod na eksena, she was doing it right. Halfway through the film, she was still doing it right. So ang tuntok ko was just to watch. And he very, very mind, I didn't want to meddle kasi dahil baka ma-conscious at magbago ang atake. She's very good. Very, very good. Congratulations, Laura. Nakaka-pressure actually. Sobrang scared ako nun. Kasi syempre si Direk na, and two people who've been in the industry for so long. So I actually memorized my lines all the time. Kasi syempre nakakatakot. I was scared to. I didn't want to be the reason that the movie was bad. Because I didn't want to bring down their movie. I think that was my motivation. Mm-hmm. So I learned a lot. Joem, it's nice to see you doing heterosexual sex again after mga batang pose and ano ayaw kay kasama kay Tony LaBrusca, di ba? So mukhang at home na naman dito. Paano ko masasagot? I'm happy doing different roles. I'm happy doing challenging roles. Alam mo naman, siyempre kapag nagkaka-age na tayo sa industriya, hindi ka naman pwede maging kampati ng yung teeny bopper, yung cute na pagbaba. And I think nung nag-track naman ako nung time, kahit nung bata pa ako, nag-usap na with the character roles. And I'm just happy now, and I'm just I feel honored and grateful and blessed for Regal giving me the opportunity to be a lead. It's my first time doing this, and I guess parang lahat ng love scenes ko before, lahat ng daring scenes ko, nabigyan ng justification, justice ngayon ng sagot, kasi lahat ng paghihirap ko, ito pa rin feeling na maging lead. Kumbaga, I'm just happy to be working with Direk Ma, with Lovi, with Laura, and with Evra, with Mother especially, giving me this opportunity, with Mama Rosel, Direk Ma, and everyone sa Regal. I'm just so happy na, alam niya kasi sa panahon ngayon, ang hirap na ang dami ng artista. So, yes. Everyone is parang lahat bida na. And for me, sa sobrang tagal ko sa industriya, at mapagbigyan ako ng pagkakataong ito, it's just really an honor, and I'm very grateful for everyone, and syempre for the press to be seeing this. Parang ano na to eh, ano ba, milestone for me, kasi I'm just happy na binigyan na ako, and I'm here, yeah, talking to each and every one of you, as a lead na hindi na ako. Well, it's about time na mabigyan kami. Salamat po, ito po. I'm just happy, thank you. So, my best wishes for your movie. I cannot wait to see it and the treatment of the Direk Ma na ginawa niyo dun sa material. I hope it will be a blockbuster. Thank you. Thank you, Sir Mario.